mga kaibigan at syempre dito tayo sa bahay ni Ninang Remy at katapos lang kay Ninong. So, after ng few session kay Ninang Remy, so balikan natin muli, no, kung ano yung mga naging before and after effect ng ating iTeramazing. Okay, good afternoon, Ninang. Hello, good afternoon po. Gusto ko lang pong i-share yung nangyari po sa akin, malaking pagbabago sa katawan ko. Kasi po, 2 years ago na yung aking frozen shoulder. E ngayon po, nagulat ako nung isang araw, inano ako ni Bunso, kinumusta niya ako. Tapos yun nga, sinabi ko na yun, may sakit ako. Pero hindi ko naman sinabi yung frozen shoulder ako. In-invite niya po ako, nagpunta ako dun sa bahay nila. Tapos nung dinemo niya ako, talagang yung kamay ko nung time na yun, talagang sobrang sakit o hindi ako makatulog sa gabi kasi pag naka-rest na ako, umaatake na yung sakit ng baraso ko, tapos hindi na ako makatulog magdamag. Tapos dumadating yung time na talagang pag gumiyos lang ako ng ganun, hindi ko siya maitagal pag gumanon ako. Tapos yun yung kirot, talaga hindi ko kaya, hindi ko matolerate yung kirot. Pero sa katagalan din, parang natotolerate yung kahit masakit siya, tinitiis ko. Ngayon, nung nagpunta ako sa bahay ni Bunso, nung tinerapy niya ako, nung ginamitan niya ako niyang magic wand niya, tinignan niya, hindi ko talaga siya maitaas. Ganyan lang siya talaga, kasi masakit. Pero nung na-therapy ako, talagang para siyang magic. Kaya talagang tuwang-tuwa ako dahil naitaas ko na siya. Ayan, oh. Thank you, Lord. Yan, naitaas ko na talaga siya. Yeah, dati noon, hindi ko siya maitaas. At saka pag nag-exercise ako noon, ganun lang ako, ganun lang yung kamay ko. Kasi talaga, saka hindi ko siya maigaroon. Ngayon, tinan mo, naiiganon ko na siya, oh. Dati hindi ko yan maabot, saka yung dito ko. Ngayon, eh, ganun ko na yung siya. Yung pagtulog niyo sa gabi nang nahirap din kayo before? Yung tulog ko ngayon sa gabi, maganda na siya. Hindi kagaya ng pag talaga. Tsaka lagi akong, pag ako inantok, dire-diretso nagigising minsan ako mga, yung mga 3 na, magro-rosary na ako kasi pag 3 ay magro-rosary ako yun. Tsaka ang napansin ko, dati-dati pag nagro-rosary ako, nung di pa ako natiterapy ni Bunso, talagang inaantok ako, nabibitawan ko yung rosary ko, tapos parang ang bigat ng katawan ko, yung ulo ko. Pero nung na-therapy niya ako, talaga, praise God talaga. Amen. Hindi ako inaantok, mulat na mulat ako, talagang, although na ano ko yung, kasi may mga, minsan, ano yung asawa ko, iihi ka niya, yun lang, pero, dire-diretso ako, hindi na ako inaantok, o parang pagod, yun. Yung sa asawa ko naman, dati, talagang stroke siya, yung kanang kamay niya. Hindi niya talaga yun maigalaw. Meron siyang towel dito. Matigas yung kamay niya. Hindi niya maiunat yun. Ngayon, pinaterapy ko siya noon. Kaso lang, wala namang improvement. Tapos yung kay Bunso din, inimproduce niya. Mga dalawang session, ano? Mga dalawang session pa lang siya. Yun, medyo naiunat na niya hanggang sa naitaas niya ganun. Tapos nung one time din na nakahiga siya, nakita ko siya, ginaganon niya yung dalawa. Tapos amazing. Ang ginawa ko, pinaulit ko sa kanya. Nagulat ako kasi nai-straight niya na nai-straight niya ng gano'n ng ano. Tuwang-tuwa ako, kaya tinunan ko yung nag-video, isinare ko kay Puso. Tapos yun, ano na siya, parang natuwa ako dahil lalo na ako kasi malaki yung nagiging problem sa kamay ko. Ito po. Thank you, Ninang. Okay. Salamat po. Okay. Thank you. Thank you din.